Nababawasan na mga pasaway na motoristang dumadaan sa EDSA Carousel na para lamang sa mga pampublikong bus, Romer Responding Emergency Vehicles at ilang matataas na opisyal ang pamahalaan. Batay sa datos na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority, 16 na hindi otorisadong motorista lamang ang naitalang gumamit ng EDSA Busway noong unang linggo ng Marso mula sa 277 sa unang linggo ng Enero. Sa kabuuan bilang na 1,051 namang sakyang nahuli sa unang quarter ng 2024, motorcycle riders ang pinakamarami sa mga violators. 738 sa nabanggit na bilang ay motor, 205 ang kotse, 29 ang van, 21 ang taxi at 13 ang iba pang uri ng sasakyan. Ayon sa MMDA, bunga ito ng mas istriktong pagpapatupad ng polisiya sa busway na para lang sa mga commuter. Ibinida ng ahensya na paraan ng EDSA busway system para mahikayat ang publikong gumamit ng pampublikong sasakyan dahil sa maikling travel time mula Caloocan City hanggang sa lungsod ng Paranaque at vice versa. Nabatid na ngayong araw, isinasagawa ang town hall meeting para sa traffic concerns na pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC-TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino.